Hi guys! Hello world! Welcome back to my channel! Guys, ang ano natin ngayon, safe nga ba mag-drive dito sa Qatar? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At saka may ano ka ngayon, may kasama ako ngayon, siya ang mag-witness kung safe nga ba o hindi. Gano ba ka peaceful ang Qatar kung mag-ano ka, mag-drive ka? So, let's start now. Sa street niya lang. Tingnan nyo, nag-seatbelt ako kasi kailangan talaga yan dito. Nandito kasi ako sa harap. Kaya kailangan talaga yan. Bawal ang hindi mag-seatbelt. Kasi ano nila, low na rules nila dito. Kailangan talaga mag-seatbelt. Hindi gaya dyan sa atin na pwede lang parang hindi mag-seatbelt. Yung driver lang, minsan nga yung driver hindi na mag-seatbelt eh. Pero dito, ano talaga yan, dapat mo sundin. Kasi pag hindi mo sundin, meron kang multa. At saka online lang dito, pag nakita ka, pag naka-flash ka, ma-anuhan ka ng mga camera dito. Lahat ng mga street, merong nakakamera lahat. Kaya magsi-seatbelt talaga driver at saka yung sa gilid niya na pasahero o sino mang nandyan sa tabi. Lahat talaga kasi bawal talaga yan dito. Seatbelt para safe din yung pasahero mo o sino bang katabi mo. Hindi gaya dyan sa atin. Iba talaga siya. Kailangan mong sundin. At saka yung driver, kailangan talaga din, oh. Siyang driver ko ngayon. Guys, so ang tanong, safe nga ba mag-drive dito sa Qatar? So ang sagot niyan, oo. Kasi dito, may sistema kasi dito. Kailangan mag-drive ka, kailangan may lisensya. Kung wala kang lisensya, mahal. 10,000 real yung bayad dito yung multa. So, ilan ba yung pa sa atin? Magkano ba yung sa atin? 240,000 na yan, mahigit. Kasi 14 plus yung palitan. So, kung pareho sa atin, dami nagda-drive, walang mga lisensya, so dito hindi yan pwede. Ang laki na ang multa. And then, ang kuan dito, yung daan dito, naka-set up na kasi yung daan, mas malaking daan dito. Meanwhile, ito, nasa intersection tayo, papunta tayo sa main road. Yung main road na pangalan dito, expressway. So, ito pong intersection, paliko tayo sa left side. So, interior side to, puro 3 lane siya. Tayo sa expressway. Kailangan mag-signal tayo para makita sa likod. So nandito na tayo sa expressway. Yun, may kamera dito sa mga poste, sa ibabaw ng poste. Yung mga may mga kan dito, makita agad yung mga may mga aksidente, may mga nasisiraan sa daan, makikita agad. And then yung may kan, oh, yung may kan dito, speed limit, speed camera. Yan po, yung speed camera. Yan. Speed camera. Automatic yan. Dito naman walang mga traffic enforcer. Hindi pa rin sa atin. Daming traffic enforcer. Dito kasi nakagawa na sila sa camera nila. Yung naka-live. Live lahat ng camera dito. May naka-monitor. Hindi yung guys sa atin. May camera man. CCTV lang. Wala naka-monitor. Pero meron naman sa Manila, pero sa Manila area lang, dito lahat ng daan, may kamera. Ito, 5 lanes.
5 lanes yung daan niya. Nakapintura lahat. Yung bridge nila, oh. Bago ka lang dito, malilito ka talaga. Ang daming daan. Ito lang yung lugar na bridge na walang hinwalang ilog. Sa atin kasi bridge at saka ilog kasama dito, walang ilog dito sa gilid ng lugar na to. So ang pala dito, yung violation pala, kumahagip o ma-capture ka ng camera dito, speed camera, 500 real yan. So sa Philippine peso, 7,000 pesos plus, kasi may sinta, may 14 plus kasi yung palitan. So 7,000 plus, ang laki. Sa atin kapag ganyan yung kakuha ka ng violation dito, ang sakit. Sa atin ang violation hindi aabot ng mga 7,000 dito. Speed camera lang yan, naka speed limit ka. So kailangan focus ka. Nagdodrive ka na may hawak na cellphone, maghagip ka ng camera, ayun, violation din yan. Kung wala kang seatbelt, violation din. Yung speed camera. Ayun, speed camera. Yung naka-stripe, maitim at saka puti, yun ang speed camera. Longer than a few minutes later. Papunta na tayo sa runabout. Sa mga lugar dito may mga runabout. Sa runabout rin dito may camera. So kung mag-beating na red light ka dito, yung pinupwersa mong mag-go ka kahit red signal, 6,000 real yun. Violation niya, yung multa. So magkano yan? Paabot yan ng 80,000 plus. Yung babayaran mo. So kailangan maingat. Mas ibabaw tayo. Turing signal, ano pa siya? Warning. Green signal, dalawang signal sa runabout. Kasi ibabaw pa rin tayo, may daan sa ilalim. Ang iskinita. Interior side tayo, mga kabayan. Apat na lens lahat. Kailangan talaga maingat ka sa pagdadrive mo. Kasi meron talagang iba na diretsong susulpot sa likod mo. Banggain ka doon sa likuran. Yung iba ay malayan agad. Kaya safe lang talaga yung ano mo, yung speed mo. Chill lang, chill. Chill ka lang. Huwag mo mamadaliin yung oras mo. Ayun, aabot rin. Destinasyon. A few moments later. Kaya ganito ang kuha ng camera kasi gabi kasi kaming nag-vlog, hindi umaga. Kaya iba ang kuha ng camera. Meron pala kaming bibisitahin friend ko, kababayan. Kapitbahay namin doon sa probinsya. Siya ang probinsya sa Cebu. Punta na kami doon. Malapit na pala yung bahay. Dito na kami. Ito na. Malaki ng bahay niya. Ito na yung bahay. Many, many minutes later. Ito yung bahay niya. Malaki, no? Diyan.
palabas na siya. Bibisitahin namin. Kasi hindi siya gaanong makalabas. Deng-deng-deng! Aya! Day! Video. Bagay ka dahil. Nara siya! Hi, nasa yung mama ba? Na-miss na ba kasi yung mama? Hi, mother! Kasi akong gibisita. Oh, yo! 20 minutes later. Mag-u-turn tayo. Turn tayo sa ito yung tinatawag na Salwa Road. Ito yung pinakamahabang daan dito sa Catan. Salwa Road pakupan to. Pinakadulo nito sa Saudi area. Normal lang yung traffic. Pasok tayo ulit sa... Ingat-ingat lang po pag mag-drive kasi medyo ma-traffic ngayon. Stop ulit. At saka ano, bawal pala yung example may na-disgrasya, nasasakyan, or na-bundol gaya niyan. Bawal ko mag, ano, take picture. Bawal yan sa dito kasi yan ang law nila. Dapat mo talaga silang sundin. Kasi hindi gaya dyan sa Pilipinas na pag may na-disgrasya, yung halos ng ibang tao, titingin-tingin kung sino ang na-disgrasya dito, bawal yan. Merong taga-rescue or tatawag, may tao talagang tatawag o sino mga ano ng mga residente na may naano ko, bawal ka talagang titingin or pupunta doon kung sino talagang na-disgrasya, ganyan, bawal talaga yan. Iba talaga dito pag iba sa ibang bansa kasi ano talaga dito, parang stricto talaga sila sa mga bagay na ganyan. Ah, hindi, at hindi mo pwedeng ipopost gaya sa atin dyan, ipopost sa Facebook, sa ano pa, saan mo ipopost, sa mga Instagram, ganyan, hindi, bawal yan dito. Hindi talaga yan pwede, pwede kang makulong sa ginawa mo. Deportation. At saka deportation yan, bawal talaga yan, sila lang talaga yung mga taga rito lang, yung mga pulis. Sila lang motorized niyan. Bawal kang mausisa-usisa doon na, uy, sino yan, ganyan-ganyan, bawal yan dito. Parang, huwag mo talaga silang pakialaman kasi may law talaga sila dito. Dapat mo talaga natin sundin. Dapat matino talaga na, talaga tayo dito sa ibang bansa. Bawal ang mga chismosa na punta doon. Ay, kung sino yung naano dyan, na-disgrasya, sino... tayo sa snow lane sa expressway kasi ito yung pass lane pala dito pareho sa atin pinaka unang lane pass lane pinaka huli na lane ito yung snow lane so kung chill ka lang mag drive dito tayo sa snow lane dito mo tayo nagmadali. Kadalasan kasi magka-disgrasya yung mga madali, wala sa photo.
Okay, nito. Yung site na yan, yan yung mga kuan. Yan yung lugar na parang may nasiraan. Nasiraan ng sasakyan, may breakdown. Yung right side. Yung right side. Kung may tatawagan ka, baka makita ka sa camera, pwede kang mag-kuan dyan. Tanglay sa saglit. May proceed mo yung sinong tatawagan mo o tinatawagan ka. Pwede yan, walang problema dyan ang area. Designated niya sa emergency purposes. Pwede natin mag-signal at check natin yung servero kung safe ba. Pwede dito kasi hindi natin alam yung mga ibang sasakyan na sa gilid. Yung iba kasi ditong hindi natin alam. Maraming mga driver na napadali. Minutes later. Guys, kakauwi lang namin at saka maraming salamat sa nag-subscribe. At yung hindi pa naka-subscribe, subscribe na po kayo. Yung lahat po nang nag-share, nag-like, nag-comment. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye!